lang, talagang hindi ko, ngayon ko lang naisip talaga, sabi ko talaga, akala ko yung ating ginagawa rito is okay na. So mayroon pa pala dapat. Tsaka marami pa talagang dapat na gagawin. So nung time na pumunta ako dun sa encounter, nung talagang sabi ko nga, Lord, ito ba ay, ito na ba ang ano sa akin, kung anong ipinapagawa mo sa akin? Ito na ba yung ibibigay mo sa akin? Yun ang tanong ko sa kanya. Kaya nung nag-encounter, pero sa unang day talagang unang araw pa lang namin dun, talagang busog na busog ka talaga at punong-puno ka talaga sa salita ng Panginoon. Kasi walang nasasayang na oras. Talaga ang salita ng Panginoon, puro salita ng Panginoon. Hindi ko na mamalayan yung oras. Tapos na yung araw, pero yung salita ng Panginoon doon, intact talaga sa'yo, punong-puno kami lahat ng salita ng Panginoon. Kaya sabi ko, napakasarap talaga mag-encounter. Kasi doon mararanasan mo talaga na ang salita ng Panginoon talagang mapupuno ka dahil hindi nasasayang ang ating, kumbaga, kagaya dito sa atin, di ba, nag-ano tayo, ang ating ano lang is, may time tayo na mag-ano, pero doon talaga, yung buong araw na yun, wala talagang, ano, walang, kumbaga, walang zero. Lahat yun, mauubos talaga sa salita ng Panginoon. Kaya, sabi ko, nung time na yun, sabi ko, Lord, ito pala ang encounter na sinasabi. So, ngayon, naranasan ko na mag-encounter. So, kaya sabi ko sa Panginoon, na talagang sabi ko, napakasarap pala talaga mag-encounter. Kasi mararanasan mo talaga yung nandoon lahat ng kapayapaan, kagalakan, lahat na mararanasan mo sa Panginoon. Noong second day namin, doon na, di ba, mag-encounter na kami. So, doon ko na talaga naranasan. Doon na yung pinaka-grabe ko na naranasan sa Panginoon. At agad in-reveal niya sa akin lahat. Noong ako na umakap sa kanya, talagang grabe. Talagang niya ako makatayo. Talagang dalawa na kumalalis sa akin, hindi nila ako kaya. Pero talagang sabi ko, Lord, pinaano niya sa akin kung ano yung mga dapat kong in-reveal niya sa akin, kung ano yung binigay niya sa akin na gagampanan ko. Kaya ngayon, naranasan ko na, alam ko na kung ano yung pinapagawa niya sa akin. So, kaya nung pangalawang araw na yon, doon ko talaga naranasan na taga ang Panginoon, sabi ko, Lord. Kasi mula nung, kasi, eto i-share ko lang sa inyo, kasi na, nung maliit pa kami, wala na kasi kaming nanay, grade 2 ako, wala na ako magulang. So kami na lang mga magkakapatid. Kumaga na buhay kami magkakapatid. So doon ko naranasan na, sabi ko, Lord, ganito pala, maliit pa lang ako, umaattend na ako sa gawain ng Panginoon, hindi ko alam. Meron kasi doon Pentecost na church na amin, na talagang nagpapakain sila, nag-feeding program sila. Eh, hindi ko naman alam na, ano pala, Christian pala yun. So ngayon, nagdadaga din ako ng cup ko kasi makikikain. Pero nakakanood na ako ng mga Noah's Ark na yan. Nakakanood na ako ng mga yung Goliath and ano. Tapos, lahat na papanood niya, sabi ko, ay maliit pala ako. Talaga palang nandun ang Panginoon, sabi ko. Talaga nandun na kagawa niya sa akin. Hanggang ngayon, sabi ko, kaya nagpapasalamat ako na naranasan ko talaga ang buhay sa Panginoon at talagang iniiyak ko sa Kanya lahat. Iniiyak ko talaga nung nag-encounter ako, iniiyak ko talaga sa Kanya na, Lord, sabi ko, salamat talaga. Na hindi mo ako pinabayaan na, kumbaga, hindi niya ako hinayaan. Kaming magkakapatid, walang magulang nag-iintindi sa amin, pero talagang naandun yung gabi, patuba niya sa amin lahat at nakarating kami sa ngayon na nandito na kami ngayon. Kaya sabi ko, salamat talaga. Kaya sabi ko sa bawat isa talaga sa atin, kailangan talaga natin maranasan mag-encounter. Kasi doon natin talaga maranasan ang pag-ano ng Panginoon sa atin. Kasi marami pa tayong dapat isuko sa Panginoon. At higit sa lahat, kahit sa mga kanununuanan, mga sumpa na kanununuan, doon natin maranasan na talagang iyon, maalis sa atin lahat yun. Dahil kaya hindi tayo ngayon nakakausap, hindi tayo ngayon umaangat o hindi tayo nakakatanggap ng blessing kasi meron pa talagang linisin ng Panginoon sa buhay natin. Yes. Hindi lang sa atin, sa buong pamilya natin na sa ating mga kanununuan. Kaya mga kapatid, ito hindi ko inaanin sa inyo, talagang kailangan talaga maranasan yung mag-encounter kasi doon talaga makikita nyo talaga kung paano ang gagawin ng Panginoon sa buhay natin, sa bawat isa sa atin. Yun lang mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.
Amen. Maraming salamat.